Welcome na naman po mga kasabong sa bagong episode natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa mga forms of feeding. Ito po yung mga klase ng pagpapakain sa ating mga manok panabong. Meron po tayong dalawang paraan sa pagpapakain ng ating mga manok panabong. Ito po yung tinatawag na wet feeding at ang dry feeding. Alam naman po natin lahat na ang wet feeding ay yung binababad ang grains ng mga 8 hanggang 10 oras bago ipakain. At ang dry feeding naman, ito naman po yung hinuhugasan lang bago ipakain. Ang dalawang pamamaraan na ito sa pagpapakain ng ating mga manok ay parehong maganda. Depende na lang ito sa inyong nakasanayan at inyong nagamayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang magagandang aspeto sa pagpapakain na gamit ang dry feeding. Ipapaalala ko po sa inyo na sa dry feeding po ay hindi po tayo nagpapakain ng mga grains o conditioner na diretsa galing sa karton o sa sako o maging sa plastic bag. Ito po ay hinuhugasan ng mainit na tubig o yung kumulong tubig at sinasala o ini-strainer hanggang sa matuyo. Pagkatapos ito naman po yung huhugasan muli ng malamig na tubig at sasalain muli hanggang sa ito'y tuyo at bago ipakain sa mga manok. Sa pamamaraang ito na paglinis ng mga grains ay natatanggal natin ang mga dumi at maging ang mga mikrobyo at pati na rin ang ibang mga mycotoxins. Kapag ang mga grains ay nasala at natuyo na, ay pwede na po itong haluan ng ating mga pellets at handa na po itong ipakain. Kapag ang mga manok nyo po ay nasanay na sa wet feeding o yung binababad ang grains, ay para sa akin po ay hindi na ito magandang ilipat sa dry feeding. Sa kadahilanan po na yung punga lining ng balumbalunan o yung gisad nila ay nasanay na sa malambot na ginigiling at ito pong masa na ito ay medyo malambot na. Kaya kung bibigyan ito ng mga grains na hindi binabad at medyo matigas, mahihirapan pong gilingin ito ng kanilang balumbalunan. Kapag nangyari po ito, ay maaaring masaktan o masugat ang loob ng balumbalunan nila at sila po ay ma-stress at hindi tumunaw at pwede rin tuluyan na magkasakit. Kaya kung kayo po ay sanay na sa wet feeding at gamay nyo na ang pamamaraang ito, kasama na yung pag-control ng moisture, ay dito lang po tayo lumagay. Kung magda-dry feeding naman po kayo, dapat ay sa range area pa lang, mga edad na 3 buwan pataas, hanggang sa paglaban na nila, patungo sa preconditioning at conditioning stage, ay dry feeding na po sila. Ang mga manok po na malalakas tumunaw, kahit na po nakakakain ng mga matitigas na bagay, ay isa pong sinyales ng pagiging malusog at masigla. Kaya po kung sila ay magandang tumunaw hanggang sa pagdating ng araw ng laban, ay nakakasiguro po tayo na malulusog at masisigla ang ating mga manok na ilalaban. Ang gizzard po o ang balumbalunan ng ating mga manok ay isang napakalagang bahagi ng kanilang digestive system. Kaya kapag ito po ay nanghina, ay manghihina na rin po ang buong katawan ng manok. Isang magandang aspeto po sa dry feeding ay nakakasiguro po tayo na tama ang sukat ng pagkain na ibibigay natin sa ating mga manok. Halimbawa po, nagbigay tayo ng 30 grams na grains, ay sigurado po tayong 30 grams ang ating naibigay. Kapag sa wet feeding po, kung saan na ibinababad sa tubig ng 8 hanggang 10 oras ang grains, ay maaaring 25 grams lang ang naibigay natin na grains at 5 grams po ay tubig. Para sa akin po, ay mas madaling kontrolin ang moisture sa dry feeding dahil po ang water source o ang fluid nila sa katawan ay galing lang sa inumin. Samantalang po sa wet feeding ay umiinom na sila at meron pa silang fluid source o water source na nanggagaling dun po sa babad ng grains. Tandaan po natin mga kasabong, sa pag-control ng moisture, i-consider na natin yung food intake, water intake, at saka yung moisture sa surrounding o sa paligid, ay mas madali po magdagdag ng moisture sa katawan ng manok kesa po magbawas. Halimbawa po, medyo nag-dry ang inyong manok sa araw ng laban, ay maaari naman tayo magbigay ng mga egg whites o yung puti ng itlog, pwede rin tayo magbigay ng konting skim milk, pwede rin magbigay ng saging at saka mansanas, depende po sa kung ano yung inyong nakasanayan. Pero kapag wet po, medyo basa ang katawan ng inyong manok sa araw ng laban, ay mas mahirap po itong bawasan. Kahit na po magbigay tayo ng mga pellets, ay hindi po garantisado at hindi po ganun kabilis bawasan ang moisture ng katawan ng manok. Mapunta naman po tayo ngayon sa pagpapainom ng ating mga manok kung dry feeding po ang paraan ng ating pagpapakain. Pagdating nga po sa dry feeding, kung saan tuyo ang pinapakain natin sa ating mga manok, ay dapat po tutukan natin ang hydration o yung tamang pagpapainom sa ating mga manok. Para sa akin po, mga 10 to 12 dips ng pag-inom nila sa tubig pagkatapos kumain sa umaga at pati na rin sa hapon at mga 5 dips sa tanghali ay sapat na. At para sa akin din po, ang paghalo ng tamang dami ng medical water supplement, lalo na po yung may mga halong dextrose, ay napakahalaga. Doon po sa amin sa farm, ang pinabibigay ko po sa handler namin, ito pong Set Pro 4. Ito po yung kompleto at magandang gamitin pang rehydration ng ating mga manok. Sa dry feeding din po, ay napakahalaga ng dunong
at diskarte ng mga handlers, lalo na sa pagpapainom ng tubig. Dapat po nararamdaman nila kung ang mamanok nila dahil tuyo po kinakain kung ito hindi nagkukulang sa tubig na kanilang pinainom. Ang mga bihasa po at magagaling na handlers o yung mga tagapaghanda ng ating mga panlaban ay sa hipo pa lang po alam na nila kung medyo masyadong tuyo o masyadong basa ang kanilang mga manok na inaalagaan. Inuulit ko po mga kasabong na sa paraan po ng pagpapakain ng ating mga manok panabong na gamit ang wet feeding o dry feeding ay pareho po itong maganda. Depende na lang po ito sa inyong nakasanayan o kung ano yung gamay nyo na pamamaraan. Para naman po sa ating trivial information para sa episode na ito, ay pag-uusapan po natin yung finishing ng ating mga manok panabong sa loob ng rueda. Ito po yung mabilis na pagtapos ng ating mga manok sa kalaban habang nakikipaglaban sa loob ng rueda. Hindi po kaila sa atin mga kasabong na minsan ay may napapanood tayo o minsan mga manok na rin natin ang nakikita natin na magaling lang lumaban hanggat ang kalaban ay sumasabay. Kapag ang manok ay dumapa na o tinamaan nila at medyo dapa na sa lupa, ay hindi na ito kayang tapusin. Ito po yung finishing na tinatawag. Bagamat meron po mga linyada o mga bloodlines ng manok na mabibilis tumapos ng laban, eh meron din naman po mga manok na magagaling pero hirap tumapos ng laban o yung hindi marunong pumalo ng padikdik sa lupa kung ang kalaban ay nakadapa na. Yun pong mga manok na magagaling pero hirap tumapos ng laban ay maaari naman pong turuan sa pamamagitan ng paggamit ng mga artificial na catchcock. Ito po yung mga nabibili sa mga supply na parang manok na may handle at ginagamit po para papaluin ang mga manok. Dito po, ay pagagalitin natin ng maigi ang manok at palalakarin sa rueda. At bigla po natin isusubo ang dummy cock sa kanyang ilalim sa bandang harapan at tuturuan natin siya pumalo ng padikdik sa lupa. Mabilis din nating hihilahin ang dummy cock paalis sa ilalim ng manok, paluin naman ito o hindi. At uulit-ulitin natin ito hanggang matuto siyang pumalo ng padikdik sa lupa. Sa loob po ng maraming sessions o yung tuloy-tuloy na practice, ay natututo naman po ang karamihan ng mga manok na pumalo ng padikdik sa lupa. Yung pong mga manok na hindi talaga natututo o hindi marunong na pumalo ng padikdik sa lupa, ay huwag na po natin isasali sa mga malalaking derbies at mahihirapan po itong tumapos ng laban. Isang mahalagang paalala lang po na kapag ginagawa niyo po ang training exercise na ito, ay huwag niyo pong hayaan ang inyong mga manok na kumapit o tumuka o humawak muna sa dummy cock bago pumalo. At kapag nakasanayan nila ito at ginawa nila sa totoong laban, ay maaring maunahan pa sila ng kalabang manok. Ang magandang makita po natin sa ating mga manok ay paluin ang dummy cock ng padikdik sa lupa nang walang kapit o walang billhold. Maraming salamat po ulit mga kasabong sa pagpanood ng ating episode ngayon. At huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Game Pound TV.